ng dahilan. Gusto mo kong makapiling pero para pa saan? Maski sa mga problema tayo'y nagpapasahan. At ang katapusan, kasalanan ko na naman. So yun mga ka-explorer, welcome po sa ating YouTube channel. So ngayon is palabas ako ng bahay, papunta po tayo ng Mualboal, Cebu. Kasi magkakaroon po tayo ng sardines and turtle view or sea view. So yun, palabas ako ng bahay at papunta po ako doon sa itaas pag magsakay tayo ng motor mamaya. At ito na nga, nakasakay na ako ng motor papunta po ng highway kasi nga malayo po kami sa highway. At pagdating natin sa highway, isasakay na po din tayo ng taxi papunta po sa ating bus terminal or sa bus terminal ng aming province. Kasi nga meron kaming sariling bus terminal doon sa Dalagit. So iba din yung south bus pang papuntang Dalagit at saka Bajan din. So ngayon is yung pupuntahan natin is yung maliit na terminal. So bago muna is dumaan muna ako sa Park Mall at doon ako sa Park Mall nakapagsakay ng taxi. So eh na nga, may taxi na tayong nakita dyan, naka-parking. So tinawag ko na lang siya at vacant naman. So ayun, pumasok na po ako sa taxi at yun na, papunta na po tayo sa terminal namin. So yung Dalagit or Mantalongong Dalagit kasi is meron kaming sariling terminal. At doon po ako sasakay ng bus. So marami din namang bus doon. So ayan, so mag-enjoy na lang tayo sa ang video kasi nga nasubukan ko na makapag-video talaga papunta sa ano sa Mualboal at sana marami kaming ma-video doon sa aming sardines at saka tulture run doon po sa Mualboal. So yung hotel pala na kinukuha ko mga explorer is yung ano, hindi siya hotel, resort is Cabana Resort. So yung Cabana Resort kasi meron silang pinakamurang kwarto. Meron silang good for two. Nakakahalaga lang po ng 499. Meron din naman po silang air conditioner. 400 pesos every person po yung kwarto nila na air conditioner. So kapag 2 persons lang is 1.5 yata siya kung 2 persons. So mag-additional po ng 400 kapag lagpas na po sa dalawa or tatlo kayo. So meron kayong 400 additional sa 1.5 na good for 2 persons. So ayan, dumating na pala ako sa bus at ito na nga yung bus na sasakyan natin papunta po sa aming probinsya. Ito po ay LGSOR ang tawag sa bus na ito at tumakit na ako diretso kasi nga sobrang init dito mga ka-explorer. Kasi dito sa Cebu City talaga is sobrang init. So yun na nga, pupunta na po tayo sa bus. Pagdating ko is wala pang pasahero. So mga ilang oras na po kami next day. So yan, ito po yung nahanap ko ng upuan. At yung paano talaga malapit sa bintana. Dito sana huupo pero anan. So ngayon is dumating na pala ako sa ano, sa Mualboal. Ito po yung restaurant ng ano, Cabana Resort. So meron po din silang ayan, swimming pool. Free po yung paggamit ng swimming pool dito sa Cabana Resort. At meron din silang restaurant dito sa loob. At meron silang tambayan at saka inuman malapit po sa dagat. So sa baybayang dagat po talaga. So ito nga yung mga ano nila, oh, sardines at saka turtle views. Ang ganda kasi ng kanilang package. At sana din is mag-enjoy talaga kami dito. So ayun na nga, nagbihis na kami kasi kinamamagahan nagbihis ngayon papunta sa aming sardines at saka turtle view. So 6 o'clock kailangan mong gumising para makapagbihis. At ito na nga, nandito na po kami sa dagat. At ayan, naghahanap na kami ng ganito. Ayan, yung turtle muna yung inuuna namin kasi dalawa kasi yan, turtle at saka sardines sea viewing ang gagawin namin. At nag-enjoy muna kami sa turtle bago po kami pumunta doon sa sardines viewing kasi ang dami po talagang mga ano dito, turtles na nakikita namin. Kadalasan kasi nandun po sila sa ilalim at kumakain po doon ng damo sa ilalim ng dagat. O, ayan, tingnan nyo.
So kami is nandyan lang po kami sa ibabaw niyan. Pero ano kami, isa-isahan po kaming itutulak pababa para po magkita talagang malapitan yung turtle, pero bawal po siyang hawakan. So ayan, at ako na yan, yung isa kanya yung kasama ko. So ganun lang po yung ginagawa namin sa aming, ayan, tinutulak po kami pababa kasi naka life jacket po kami. So talagang lulutang po kami, kaya kailangan pong may magtulak na tourist guide. So ayan, kumakain lang yan siya, hindi naman siya matatakot kapag ano, nilapitan siya ng tao at kahit may dalang kamera. So ayan, so napakagaling ng mga ano namin, tourist guide. Dalawa po sila, isa yung taga-tulak sa itaas, pababa, at isa din yung taga-video sa ilalim. Ayan, so sobrang ganda. At ang dami pong mga malalaking mga turtle talaga doon. So hindi naman sila matatakot sa tao kahit hahawakan mo, pero bawal po siyang hawakan kapag andun po kayo. So ayan, napaganda. At sobrang ganda talaga pag ma-experience mo siya sa personal talaga. So napakalaki nila, mga ka-explore. So yun po yung ginagawa namin. Ayan, nag-enjoy lang po kami dyan. So ini-enjoy lang namin yung view talaga ng turtle kasi kumakain lang yan siya din sa loob or sa ilalim. So ganun po ka worth it yung ano namin, yung pag-dive namin dyan para lang makita yung turtle na ito. So maganda talaga yung experience kahit mahirapan ka sa ano, sa paghinga. Pag first time mo kasi ano, gumamit ng mga goggles at saka yung pang snorkeling, is mahirapan kang huminga talaga. At hindi mo kabisado yung pag-inhale at saka exhale. So ang ginawa ko na lang is hindi nila ako gumagamit ng ano, mouthpiece yung pang exhale mo. So ayan, nag-enjoy kami dyan. So napagaling ng ano namin yung tourist guide na taga video sa ilalim. So ako ulit yan, hindi na ako gumamit ng mouthpiece dyan pang ano, pang hinga. So kailangan mo lang talaga na mahaba yung ano mo, paghinga mo sa ilalim, para makakita ka talaga ng napakagandang views ng turtle. So turtle view lang muna kami dito, at in-enjoy muna namin to kasi para mamaya is yung ano, kasi yung sardines view is napakahirap daw hanapin yung mga grupo ng sardinas. So ayan, si ini-enjoy muna lang namin yung ating turtle view. So kung gusto nyo mag-experience ng ganito, ayan, punta lang kayo dun sa Mall Bual Panagsama. So from Panagsama sa may 7-Eleven na eskina, straight nyo lang yan doon, at straight nyo lang hanggang katapusan, makita nyo po yung Cabana Resort. So itong kasama ko kasi, ayan, napakagaling po niyang mag-swimming sa ilalim, at sobrang ano, sobrang galing niya talaga. Tingnan nyo dyan, mga maliliit pa lang yung mga isda na nandyan sa ilalim na nakikita namin. So ayan, ang haba ng kanyang paghinga sa ilalim, mga ka-explorers, hindi ko siya kaya. So siya lang yung laging nasa video kasi siya lang yung, ayan, ito lang yung kaya ko. Hindi ako makaano sa ilalim. So hindi pa ako makapunta talaga sa ilalim kasi nga, ayan, hindi kasi mataas yung ano ko, ang paghinga ko sa ilalim, kaya mabilis na ako mapagod. So ayan siya, oh, nasa ilalim siya. Sobrang galing niya. May mga isda pa nga dun, no? So sumisid talaga siya sa ilalim, at hindi ko alam kung bakit ang galing niya. So mayroon kaming mga maliliit na mga isda na nakikita dito. Ang ganda naman siya. So yung turtle namin is tapos na. So naghahanap kami nito ng sardines, group of sardines. Pero mga ilang oras na hindi po kami nakapaghanap kasi nga wala daw yung sardines sa area na ito. So dandun daw sa pinakamalalim na. Lumilipad daw sa pinakamalalim. So yung ginagawa namin is ito siya. Yun lang yung laging pupunta sa ilalim kasi mataas yung ano niya, paghinga niya sa ilalim. At ayun na nga, kahit nandun siya sa ilalim, mag posing siya at saka magpa-picture. So ito lang yung makita namin ng mga maliliit na isda, pero okay lang, enjoy lang naman kami dito. Kahit hindi namin nakita yung mga sardines talaga na napaganda sana. At ang sabi dun sa ano,
Ayan, ang sabi dun kasi sa tour guide or tourist guide namin is 11 o'clock pa. So, sobrang init pag 11, so hindi na kayo bumalik. So, ayan, nag-enjoy na kami at natapos na yung aming adventure dito sa dagat. So, ngayon is pumunta kami sa Lambog Beach. So, ayan, nag-video kami ng kaunti sa Lambog Beach. Pauwi na po kami dito sa probinsya din namin. So, dinaanan lang namin yung Lambog Beach. Yung Lambog Beach kasi parang Boracay dito sa Cebu. So, sobrang ano, ganda niya. White sand beach at araw-araw maraming tao at maraming mag-overnight. So, ngayon is kunti lang tong taong nang dito kasi nga ano na to, 1 o'clock pa lang to sa ano, tanghali. So, sobrang init pa. So, pumunta lang kami dito para magpicture at pagkatapos is umuwi na din kami. Nagbiyahe na din kami motor pa uwi po sa Mantalongon Dalagit kasi doon po kami nagstay at taga doon din po yung kasama namin. So, ayun nga mga ka-expert, I hope nag-enjoy kayo dito sa video natin at huwag kalimutang subscribe. Gusto mo kong manatili pero anong dahilan? Gusto mo kong makapiling pero para pa saan? Maski sa mga problema tayo'y nagpapasahan at ang katapusan kasalanan ko na naman.